Ganito po yung itsura ng Tagalog na application form para sa pag-apply at pagkuha ng exit clearance ng mga EPS worker. May title po siya na Form sa Pag-abiso sa Pag-alis. Tuturuan ko po kayo kung paano po siya i-fill out. Actually, malalalim po yung mga Tagalog na binanggit po dito. Kaya kung ako po yung tatanungin, mas madali pa rin pong intindihin yung Korean kaysa po dito sa Tagalog. Kasi sobrang lalim po nung Tagalog na ginamit po dito. Try ko po na ituro po sa inyo at explain po ng mas madali. Dito sa number 1 hanggang number 8, kailangan po yung information na ilalagay nyo po dito ay tugma doon sa inyong registration card or ARC at dun sa passport po ninyo. Sa may number 1 po, isulat nyo po dyan yung English name po ninyo. Yung nakasulat po sa registration card. Sa may number 2, isulat nyo po dyan yung kasarian. Ilagay nyo po yung nam, paglalaki, yon naman po, pagbabae. Number 3, nasyonalidad, isulat nyo po dyan, Philippine. Sa may number 4 po, petsa ng pagpasok, isulat nyo po dyan kung kailan po kayo dumating dito sa South Korea. Sa 5, numero ng pagpaparehistro ng dayuhan, isulat nyo po dyan yung 13 digit ng inyong ARC number or yung registration card number ninyo. Sa may number 6, numero ng passport, isulat nyo po dyan yung passport number po ninyo. Sa 7 naman, katayuan ng panandali ang pamamalagi. Yan po yung type ng visa po ninyo. Isulat nyo po dyan kung ano po yung visa po ninyo. Sulat nyo dyan kung E9 or H2. Number 8, petsa ng pagkapaso ng katayuan ng panandali ang pamamalagi. Ito naman po yung expiration date ng inyong registration card. Doon po sa likod ng inyong ID, meron po dyan sojourn period. Isulat nyo po dyan yung expiration ng visa po ninyo. Sa may number 9 po, mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Kailangan nyo po isulat dyan yung address po ninyo at contact number dito sa Korea at sa Pilipinas. Dito po sa una, address sa Korea, isulat nyo po dyan kung saan po mismo kayo currently na naninirahan dito sa South Korea. Sa may ibaba po, numero ng telepono sa Korea, isulat nyo po dyan yung contact number kung saan po nila kayo maaaring makontakt dito sa South Korea. Tapos, isulat nyo po dito yung email address po ninyo. Sa may ibaba po, address sa bansang kinalakihan. Isulat nyo po dyan yung complete address po ninyo sa Pilipinas or yung address po ng pamilya ninyo sa Pilipinas. Tapos sa tapat po niya, numero ng telepono sa bansang kinalakihan. Isulat nyo po dyan yung contact number po ninyo sa Pilipinas. Number 10, huling lugar ng trabaho. Kung currently employed po kayo, isulat nyo po dyan yung details ng current employer po ninyo or current company ninyo. Kung hindi po kayo currently employed, isulat nyo po dyan yung latest or yung huling employer or company na pinasukan ninyo. Sulat nyo po dito yung pangalan ng company. Tapos dito naman po sa kabila, contact number ng company. Scroll down po natin siya. Dito po sa number 11, petsa ng pag-alis. Isulat nyo po dyan kung kailan po yung flight po ninyo, yung mismong nakasulat po doon sa ticket po ninyo. Halimbawa po, ang flight ninyo is 2021, April 20. Tapos sa number 12, dahilan ng pag-alis. Kailangan nyo pong i-check dito yung reason kung bakit po kayo mag-exit or uuwi na ng Pilipinas. So kung voluntary exit po kayo, i-check nyo po itong voluntaryong pagbalik. Tapos kung personal reason naman, i-check nyo po itong personal na dahilan. Tapos kung may iba pa pong reason, i-check nyo po itong iba. Tapos isulat nyo po yung reason kung bakit. Sa may number 13, uri ng sasakyan. I-check nyo po dito kung ano po yung means ng transportation ninyo sa pagbalik or pag-uwi ng Pilipinas. Scroll down po natin siya. Dito po, makikita nyo po yung year, month, and date. Isulat nyo po dyan yung date kung kailan po kayo mag-a-apply para sa exit clearance. Pagkatapos, aplikante, isulat nyo po dyan yung pangalan ninyo, lagda, pirmahan nyo po ito sa may taas. Ganyan lamang po kadali ang mag-fill out ng form para sa pagkuha o pag-apply ng exit clearance ng mga EPS worker na pauwi na ng Pilipinas.